Inenta na lang sa public auction ng Bureau of Customs ang mga nakumpiska nilang sports cars nitong taon. Yun nga lang, wala namang gustong bumili ng mga ito. Eh bakit? Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal Pamela Vasquez. Mula sa nakasanayang paraan ng gobyerno sa mga smuggled luxury vehicle ay preno muna sila sa pagsira ng mga ito. Imbes na wasakin, inilagay sa public auction ang mga mamahaling kotse na ito para makalikom ng pondo pandagdag sa COVID-19 response ng gobyerno. Tatlong Mercedes-Benz at tig-isang Porsche at Ferrari ang for sale sa auction nitong Lunes na pinangunahan ng Bureau of Customs, Treasury at Land Bank of the Philippines. Pero nilangaw lang yan, kaya idineklara itong failed bidding. A failed bidding may be declared. One, when there is no bid. Two, when the highest bidder fails to comply with any of the payments required. Pero magkano nga ba yan? Ang 2008 Ferrari may floor price na 23 million pesos, habang ang 2001 Benz na ito, 1.3 million pesos naman. Ang mahal! So ngayon ang huling araw ng two-day inspection dito sa Bureau of Customs para sa mga interesadong bidders. Ibebenta ito ng gobyerno on an as-is-where-is basis. So ibig sabihin, what you see is what you get. So try natin tignan yung kondisyon ng mga sasakyan katulad itong Ferrari na pinakamahal dahil meron itong floor price na 23.2 million pesos. Ang emblem sa steering wheel, hood ng kotse, at nasa side fenders ay tinanggal na. Pati ang ibang interior parts ng sports car nawawala na rin. Kaya hindi siguro ito ang dream car mong Ferrari 430 Scuderia. Ganon din sa Porsche Boxster 2001 na nakakahalaga ng 1.8 million pesos. Bukod sa mga gasgas at dent, wala na ring rear view mirror at basag pa ang windshield nito. Kaya ang naiisip na solusyon ng customs? We must now proceed to the second bidding. So as I said, regulation states that when a failed bidding is declared, the item or sale lot shall be reoffered. Sa ngayon, wala pang petsang nilalatag ang BOC para sa second auction. Pero umaasa sila na may mga bidders ng sisipot at bibili ng sports cars. Mobile Journal Pamela Vasquez po, hatid ang mukha ng balita.